Masaganang araw para sa ating lahat. Narito ang ating horoscope para sa araw na ito. Bago tayo magpatuloy, e-click lang ang subscribe button at notification bell para ma-update ka sa iyong horoscope, sa mga newly subscribe welcome, at sa mga sumusuporta sa ating channel. Salamat! Ang horoscope ay isang balangkas ng mga geocentric na mga posisyon ng mga planeta na may kaugnayan sa mundo habang gumagalaw sila sa ecliptic sa taon na nilang paglalakbay sa paligid ng araw, at kaugnay sa pang-araw-araw na paggalaw ng daigdig. Ito ay naihanay kaugnay sa lugar at oras ng isang kaganapan. Ang pagbuo at interpretasyon ng horoscope ay batayan sa pagsasanay sa astrological, na nagbibigay ito ng hula sa hinaharap ng isang tao, batay sa mga posisyon ng mga planeta, dahil ito ay isang diagram na posisyon ng mga planeta, at palatandaan ng zodiac sign sa isang partikular na oras at lugar. Aries, pumasok si Sweet Venus ngayong umaga na nangangako na biyayaan ka ng romansa, biyaya, at kagandahan sa susunod na ilang linggo. Samantala, isang surreal ngunit mystical na enerhiya ang papuno sa hangin sa iyong paggising ngayong umaga, mahal na Aries, habang ang Scorpio Moon ay may matamis na koneksyon sa ethereal na Neptune. Ang kosmikong klima na ito ay nagbibigay ng mga perpektong kondisyon para sa pagkonekta sa kabilang panig, na ginagawa itong isang magandang oras para magkaroon ng pagmumuni-muni sa umaga. Magkakaroon ka ng pagkakataong lumiwanag sa trabaho kapag tinuturing ni Luna ang Mercury at Pluto, lalo na kung susulong ka para mag-alok sa paglutas ng problema at pagtutulungan ng magkakasama. Ang aral ng cycle na ito para sa iyo ay maging matyaga at huwag subukang harapin ang lahat ng sabay-sabay. Ang tanging paraan na magiging matagumpay ka ay kung ipapakita mo na matutugunan mo ang mga inaasahan ng ibang tao. Ang mga planeta ay nagpapalabas ng enerhiya na nagdadala sa iyo sa limelight ng higit pa kaysa dati. Ang trabaho sa iyong sariling ego ay maaaring humantong sa isang pagkabigo sa mga personal na relasyon sa mga pinakamalapit sa paligid mo. Ang mga pagbabago ngayon ay pabor sa iyo. Ang isang maswerteng pagkakataon sa pananalapi ay abot kamay mo. Dapat mong panatilihing lihim ang iyong mga pangarap at plano mula sa mga estranghero. Masisiyahan ka sa psychologically na pagsusuri sa isang tao sa iyong paligid. Maging cool kapag ang iyong mga interes ay kasangkot. Ang iyong mga profesional na tagumpay ay kahanga-hanga at nagbibigay inspirasyon. Ang kasalukuyang aspeto ng planeta ay nagpapahiwatig na ikaw ay nag-iisip ng mabuti tungkol sa iyong mga damdamin. Magdahan-dahan upang maiwasan ang pagkalugi. Ang iyong kaunlaran at pagkilala ay naghihintay sa iyo, sa kabila ng mga paghihirap na iyong kinakaharap. Kung mayroon kang mga plano na kailangan mong pag-usapan, kailangan mong maging sensitibo at madama ang iyong paraan. Nasisiyahan ka sa tagumpay sa buhay, ngunit mainam na gumawa ng tunay na pagtatasa sa sitwasyong kinalalagyan mo. Itigil ang lahat ng nakakapinsalang kakilala at pagkakaibigan. Magtiwala na maaari kang kumita ng pera sa paggawa ng isang bagay na gusto mo. Magiging matagumpay ang paglalakbay, ngunit mag-ingat kung ikaw ay nasa likod ng manibela. Maging handa sa mga paghihirap na madaling harapin kung mananatili kang kalmado at nagpapakita ng katatagan sa iyong isipan, hindi mo kailangang gawin ang lahat ng mag-isa. Karaniwan, ikaw ay isang mabilis, independenteng palatandaan na hindi nangangailangan ng sinuman o bagay upang maging matagumpay. Ngunit sa pagpasok ni Venus sa iyong kabaligtaran na tanda, maaari mong maramdaman ang matinding kalungkutan ng propesyonal. Ang sarap ng may masasandalan sa trabaho, ay lalapit ka na ng Venus sa ilan sa iyong mga kasamahan, supervisor, at maging mga kliyente. Bagamat ka pa na panabik, dapat mong timbangin ang mga kalamangan at kahinaan tungkol sa kung sino ang iyong lalapitan upang hindi ito makahadlang sa anumang pangako. Lucky number, 22. Lucky color, dark gray. Taurus, si Venus, ang iyong planetary ruler, ay papasok sa mga maagang oras ngayong umaga, mahal na Taurus, na humihiling sa iyo na alagaan ang iyong koneksyon sa isip sa loob ng susunod na ilang linggo. Ang matamis na aspeto sa pagitan ng Scorpio Moon at Dreamy Neptune ay magbubunga habang sinisimulan mo ang araw,
na nagdadala ng mapaglaro at romantikong enerhiya sa mesa. Maaari kang makakuha ng pagkilala para sa iyong mga natatanging ideya at masining na pagpapahayag kapag kumonekta si Luna sa Mercury at Pluto, na ginagawa itong isang magandang araw para sa paglalandi, pagkamalikhain, at pagpapakawala ng iyong mga inhibitions. Madarama mo ang pagbabago habang patapos na ang araw at papasok ang buwan sa Sagittarius, na naglalagay sa iyo sa isang optimistikong headspace. Ang mga negosyante ay hindi dapat makisali sa mga pag-uusap na may kaugnayan sa mga pakikipagsosyo, kahit na patakbuhin nila ito kasama ng mga kaibigan na pinagkakatiwalaan nila. Nasa bingit ka na ng paglulunsad ng magandang bagong ideya na alam mong may kapangyarihang maging lubhang matagumpay. Mukhang ikaw ay nasa isang partikular na masigasig at adventurous na mood. Kalimutan ang pagmamadali kung kailangan mong magsimula ng mga bagong gawain. Hindi ka dapat makipag-ayos ng mga pautang. Iminumungkahin ang pagkakahanay ng planeta na kailangan mong magtrabaho sa paggawa ng kaunting psychoanalysis sa iyong sarili. Ang iyong mga bagong plano ay nangangako ng malaking tagumpay lamang kung magsasagawa ka ng mahirap ngunit matagumpay na pag-uusap. Iwasan ang hindi pinapayuhan at mapanganib na mga biyahe. May mga makapangyarihang pagbabago na nagaganap sa iyong buhay sa napakabanayad na antas. Ang pagtagumpayan ng mga paghihirap ay pabor sa iyo. Ang iyong mga paraan ay matagumpay kung hindi ka nabibigatan sa malalaking pangako na hindi mo matutupad. May posibilidad mong panatilihing kontrolado ang iyong emosyon. Huwag magpakita ng pagkabalisa. Ang paglitaw ng isang maimpluwensyang tao ay maaaring maprotektahan ka at ito ang magbibigay daan sa tagumpay. Ang celestial energy ng cycle ay nagpapakita na ang iyong mga plano ay nangangailangan ng isang bagong direksyon, ngunit hindi mo ito matutuklasan sa alinman sa mga mas karaniwang gawain na kadalasang masaya ang karamihan sa mga tao. Darating ang mga balita na magpapabago sa iyo. Kung nagpahiram ka ng pera sa isang tao kamakailan, ang ilan sa mga ito ay maaaring ibalik sa iyo sa lalong madaling panahon. Ang pagsasaayos ng astral ay nagpapahiwatig na kakailanganin mong gumugol ng ilang oras sa pagsusuri ng iyong mga nakaraang aksyon. Magiging matagumpay ang iyong mga paglalakbay. Ang lahat ay mangyayari sa sarili nitong kapag ito ay kinakailangan. Paparating na ang pagkakasundo sa lipunan, Taurus. Asahan na magkakaroon ng maayos na paglalayag sa sandaling pumasok si Venus sa Libra ngayon. Matutulungan ka ng Venus na makahanap ng balanse sa pamamagitan ng mga pangako at relasyon sa trabaho, kaya ito ang perpektong oras upang unahin ang anumang nagdudulot sa iyo ng kapayapaan sa iyong buhay-trabaho. Sa katunayan, maaaring ay lapit ka pa ni Venus kaysa karaniwan sa ilang katrabaho, maaari kang makakita ng ilang pakikipag-flirt sa pagitan ng mga katrabaho, kabilang ka at isang espesyal na tao. Tangkilikin ang magaan na enerhiyang ito, ngunit huwag kalimutan ang tungkol sa anumang propesyonal na mga hangganan upang maiwasan ang hindi kinakailangang drama. Lucky number, 2. Lucky color, light blue. Gemini, maghanda para sa mga koneksyon, malikhaing kalayaan, at romantikong pakikipagtagpo sa loob ng susunod na ilang linggo, mahal na Gemini, habang si Venus ay gumagapang sa Libra sa napakaagang mga oras ngayong umaga. Ang planetary placement na ito ay magpapalakas sa iyong pang-akit at artistikong paraan, kaya siguraduhin sumandol sa pag-ibig at kagandahan hanggat maaari. Patuloy na dadaloy ang good vibes habang kumukonekta ang Neptune, Mercury, at Pluto sa buong araw, na nagbibigay daan sa iyong manatili sa iyong mga tungkulin nang hindi iniiwan ang iyong mga koneksyon o kailangan para sa pangangalaga sa sarili. Mapupuno ang excitement habang papasok ang buwan mamayang gabi, na nagpapagana sa sektor ng iyong chart na namamahala sa mga usapin ng puso. Pagyamanin ka ng mga bagong kaalaman na kapaki-pakinabang ay magdadala sa iyo ng malaking pakinabang. Mag-isip ng mahinahon tungkol sa lahat ng bagay na sisimulan mong gawin. Ang pagkakahanay ng mga planeta ay tiyak na magdadala ng isang buong hanay ng mga emosyon, na malamang na maging mabangis at nagninangas, at hindi, maganda, na ipinahayag. Hindi ka dapat mang insulto at makipagtalo sa iyong mga kamag-anak kung hindi ka nasisiyahan sa kanilang mga pagtatasa sa iyo.
Ayusin muli ang iyong mga pananalapi kung nagpaplano ka sa ilang uri ng pamumuhunan. Maglakbay lamang kung mayroon kang sapat na pera at hindi ito makakaapekto sa iyong budget. Ito ay isang napaka-analytical na oras para sa iyo. Tinutulungan ka ng planetary energy sa pagsusuri ng iyong pag-unlad patungo sa ilang layunin. Matutuwa ka sa mga balita ng paparating na masasayang kaganapan. Maging pantay sa lahat, alagaan ang iyong mga propesyonal na gawain. Bitawan ang iyong sarili ng pasensya at tapusin ang iyong mga gawain. Pagyamanin ka ng mga bagong kaalaman na kapaki-pakinabang ay magdadala sa iyo ng malaking pakinabang. Ang enerhiya ng cycle na ito ay maaaring lumikha ng uri ng mood kung saan na-hypnotize ka. Huwag maglakbay sa ibang bansa. Ang planetaryong aspeto na nabubuo ay maaaring maghikayat sa iyo na maging mas maluho kaysa sa aktual mong kayang bayaran, ngunit siguraduhin mayroon ka talagang mga pondo. Ang pagbabago at pagbabago ay maaaring mukhang medyo nakakatakot at hindi secure na mga konsepto, ngunit maaari rin silang magsimula ng isang bagong yugto sa iyong buhay. Ang kasalukuyang aspeto ay nagpapahiwatig na kailangan mong umupo, gumugol ng ilang oras sa paggawa ng mga plano at pag-abot sa ilang mga desisyon. Gumawa ng isang detalyadong pagtatasa ng iyong mga aksyon at pag-uugali. Huwag sumuko sa mga walang ingat na panukala. Ituloy ang iyong mga malikhaing interes sa pamamagitan ng iyong linya ng trabaho, Gemini. Mas mabibighani ka sa iyong mga ideya at passion projects habang papasok si Venus ngayon. Matutulungan ka ng Venus na pagandahin ang anumang ginagawa mo, kaya ito ang perpektong transit na yakapin kung ikaw ay isang masining o malikhaing tao. Gayunpaman, si Venus ay maaaring medyo hindi mapag-aalinlanganan, maaaring mayroon kang magagandang ideya ngunit maaaring mahirap tanggapin kung ano ang gusto mong gawin. Huwag mag-atubili kung hindi, ang pagkakataon ay maaaring dumaan sa iyo. Lucky number, 3 lucky color, peach. Cancer, lumilipad si Venus sa maayos na sektor ng iyong chart na namamahala sa kaligayahan sa tahanan ngayong umaga. Mahal na Cancer, na nagpapatingkad sa damdaming ang tahanan ay kung nasaan ang puso. Hihilingin sa iyo ng planetary placement na ito na alagaan ang iyong sarili at ang iyong espasyo sa susunod na ilang linggo. Samantala, ang buwan ay nagpapatuloy sa paglalakbay nito, na bumubuo ng matamis na koneksyon sa Neptune, Mercury, at Pluto. Ang kosmikong klima na ito ay magdadala ng isang espiritual ngunit malikhaing enerhiya sa talahanayan, na ginagawa itong isang magandang oras upang makipagtulungan sa kabilang panig sa pamamagitan ng paghahatid ng iyong mga pangarap at paghingi ng tulong sa mga layuning ito. Handa ka na ngayon para sa bagong paggawa, ngunit mas mainam na huwag pilitin ang iyong sarili sa maraming gawain, dahil ang napakalaki na ito ay maaaring makapinsala sa iyong kalusugan. Masisira mo ang iyong kalooban dahil sa ilang pagmamadali na humadlang sa iyo. Ang pag-unlad ay makakasama ng lahat na nasa pangangalakal, gusto mong manatiling mag-isa sa iyong sariling mga iniisip. Hindi ito oras para manatili sa bahay at magbasa o manood ng telebisyon, italaga ang iyong sarili sa positibong pagbabago. Sa darating na panahon maaari kang makaharap ng mga kaaway na nagtakda ng layunin na sirain ang iyong mga plano. Subukang hatulan ang iyong sariling mga aksyon mula sa hindi masyadong malayong nakaraan. Marahil ay maaari mong ayusin na lumabas sa isang lugar na hindi mo pa napupuntahan, ngunit laging gustong pumunta. Tanggapin ng walang pag-aalinlangan ang isang panukala na magdadala sa iyo ng magandang kita. Sa lalong madaling panahon magiging malinaw na walang mangyayari kung hindi mo pasulong at matugunan ang buhay sa kalagitnaan. Subukang huwag mabigo dahil sa katotohanang wala kang sapat na inisyatiba at mapilit, at hindi mo pinapatatag ang iyong naabot. Maaaring hindi masyadong perpekto ang mga bagay ngayon, maaaring mayroong isang dampi ng labis na damdamin at damdamin sa hangin na nagbabantang umapaw sa lahat ng dako sa kaunting pagpukaw. Ang mga astral energies ay gagawing mas madali para sa iyo na maging mas matyaga. Ikaw ay nagkasala sa iyong mga kabiguan, na siyang kaparusahan sa iyong hindi pagpayag na marinig ang opinyon ng iba. Kung napabayan mo ang mahalagang bagay na nauugnay sa pananalapi,
Makikinabang ka sa pamamagitan ng pagtingin sa mga isyong ito nang walang pagkaantala. Ang pagsisikap na pag-aralan ng isang partikular na punto na lampas sa kumpletong pagkahapo ay hindi magdadala sa iyo ng higit papatungo sa isang desisyon. Kung kailangan mong maglakbay, tapusin mo muna ang iyong mga gawain. Sa cycle na ito magkakaroon ka ng pagkakataong baguhin ang ilang partikular na bahagi ng iyong buhay. Malapit ka ng magpasya na gumawa ng mas malalim na pangako sa iyong sarili sa pamamagitan ng pagbuo ng mga plano para sa mas tiyak na hinaharap. Kapag papasok sa trabaho o pamimili, kumuha ng ibang ruta, o mamili sa ibang lugar, hindi mo alam kung ano ang maaaring mangyari. Pagandahin ang iyong mga workspace, Cancer. Karapat-dapat kang magtrabaho sa isang balanse, maayos na setting na tumutugma sa iyong profesionalismo, pagkakakilanlan, at mga layunin. Sa isip, ang iyong lugar ng trabaho ay dapat katumbas sa iyo at suklian ang anumang sinusubukan mong gawin. Dahil papasok si Venus ngayon, dapat mong simulan ang prosesong ito ng masigla. Ang paglikha ng magandang lugar ng trabaho ay ang unang hakbang sa paglikha ng pagkakaisa sa iyong buhay sa trabaho. Bagamat nakakatuwang magbigay ng bagong buhay sa mga lumang espasyo, maaaring hindi ka sigurado sa ilan sa iyong mga desisyon, gamitin ang iyong mga ideya upang lumikha ng magandang kapaligiran sa trabaho. Lucky number, 9. Lucky color, cream. Leo, ang iyong isip ay magiging isang mas magaan at mas nakatuon sa pag-ibig na lugar sa susunod na ilang linggo, habang si Venus ay gumagapang ngayong umaga. Gamitin ang lakas na ito upang magsulat ng tula, ipahayag ang iyong mga damdamin, at lamandi sa nilalaman ng iyong puso habang hinihiling sa iyo ng mga bituin na yakapin ang pagmamahalan at biyaya. Habang ang araw ay patuloy na nagbubukas, ang Scorpio mo ay bumubuo ng isang serye ng mga suportadong koneksyon sa Neptune, Mercury, at Pluto, na nagpapaalala sa iyo ng kahalagahan ng lakas at syaga. Isang mapaglarong enerhiya ang mapupuno sa hangin mamayang gabi kapag si Luna ay pumasok sa Sagittarius at sa iyong solar house. Ang rasyonalidad ay magdadala sa iyo ng tagumpay. Mabilis kang nawala ng pasensya sa cycle na ito. Kulang ka ng sapat na kumpiyansa, dahil sa iyong sariling kawalan ng katiyakan. Mas mabuting manahimik kung ano man ang sabihin ng iba sa iyo, kahit na wala silang karapatang insultuhan ka. Isaalang-alang ang paggawa ng isang bagay na biglaan. Kakailanganin kang maglakbay. Ang iyong pagtitiwala at pagkamaramdamin sa impluensya ay maaaring maging dahilan upang talikuran ang iyong mga prinsipyo at mabigo ang nakaplano. Sa panahong ito, kailangan mong suriin ang bawat salitang maririnig mo. Mag-ingat sa iyong pera, huwag ipagkait ang tulong sa mga mahal sa buhay o kaibigan. Baka gusto ninyong suriin ng mga nasa negosyo ang mga kontratang pipirmahan na nila. Itulak ang iyong agenda hanggang sa tuktok dahil ito ay mapapansin at makakamit mo ang tagumpay. Ang astral alignment ay naglalagay sa iyo sa isang napaka-optimistiko at bahagyang surreal na mood. Ang iyong pasensya at syaga ay masusubok. Ang iyong kapalaran sa pananalapi ay nagbabago at nagbabago para sa mas mahusay. Asahan ang magagandang balita tungkol sa iyong personal na buhay. Ang planetary configuration ng panahon ay nagdudulot ng lahat ng uri ng malikhain at nagbibigay inspirasyong mga pagkakataon upang gumawa ng mga plano para sa hinaharap. Ang isang paglalakbay sa kanayunan patungo sa isang ganap na kakaibang kapaligiran ay makakabuti sa iyo. Suriin ang iyong mga hakbang, isipin ang iyong mga aksyon, at iwasan ang maling landas. Ibahagi at sabihin sa paligid lamang ang pinakakailangan kung hindi mo kayang tumahimik. Magsalita ng mabait, Leo. Kadalasan, ikaw ay isang kumpiyansa na fire sign na nagdudulot ng kaunting init ng araw sa anumang profesional na pag-uusap o setting. Ngunit maaaring kailanganin mong tumuon upang ang iba ay lumiwanag sa tabi mo. Ipatupad ang kapangyarihan ng Venusian upang magdala ng balanse sa iyong agarang komunidad ng trabaho sa pamamagitan ng patas na pag-uusap. Siguraduhing naririnig ka ngunit huwag ding kalimutang makinig. Kung mayroon man, maging maingat tungkol sa pagpasok sa tungkulin ng tagapamagitan sa anumang pagkakataon ng hindi pagkakasundo. Hindi mo kailangang patahimikin ang lahat sa trabaho. Lucky number,
2 lucky color, light blue. Virgo, humanap ng pagkakasundo sa pananalapi, Virgo. Oras na para magpahinga ng mga financial stressors habang papasok si Venus ngayon. Ang kahangahangang kapangyarihan ng Venusian ay maaaring magdala sa iyo ng balanse sa pananalapi. Kung kailangan mong magsikap sa pagpasok ng mga reciprocal na kaayusan upang makaramdam ng pantay na bayad at kontrol, ngayon na ang oras upang gawin ito. Kung ang iyong budget ay nangangailangan ng ilang pagsasaayos upang masiyahan ka sa iyong pera habang tinitiyak na ikaw ay nag-iipon at gumagastos ng tama, kung gayon ang Venus ay makakatulong sa iyo. Maaari mo ring mapansin na hindi ka gaanong impulsive sa pananalapi dahil maaaring ginawang balanse ni Venus ang mga kalamangan at kahinaan. Matatalo ka ng mga kalaban kung hindi mo itinutuwid ang iyong pag-uugali. Maaari kang maglaro ng lahat ng uri ng laro at mag-drag ng mga pulang herring sa buong lugar upang subukan at lokohin ang isang tao tungkol sa iyong nararamdaman. Haharapin mo lamang ang iyong pinakamalaking problema kung hindi ka pabigla-bigla. Tatangkilikin mo ang kaligayahan sa kabila ng mga paghihirap, gusto mong huwag pansinin ang mga kagyat na gawain upang maglakbay. Ang mga usapin sa pananalapi ay pabor sa iyo. Kailangan mong suriin ang sitwasyon sa iyong sariling paraan at sa iyong sariling oras, huwag magnanais na madaliin ng sinuman sa paggawa ng isang hakbang bago ka handa. Ang kasalukuyang planetary alignment ay magdadala ng magandang balita para sa iyo sa lalong madaling panahon. Isaalang-alang kung paano gawin ang mga kinakailangang pagbabago sa iyong buhay ng maayos. Ikaw ay uhaw sa bagong kaalaman at makukuha mo ito ng madali. Sa lalong madaling panahon maaari kang magkaroon ng pagkakataon na magsagawa ng mabungang mga pagpupulong sa mga kasamahan. Sa pamamagitan lamang ng pasensya magagawa mong patatagin kung ano ang nakamit sa ngayon. Ang iyong mga bagong ideya ay maisasakatuparan kung pinahahalagahan mo ang tulong ng iba. Huwag maging emosyonal sa kung ano ang nangyayari sa iyong paligid. Marahil ay oras na para sa isang paglalakbay sa camping o pangingisda sa isang lugar na espesyal at maganda. Ikaw at ang iyong partner ay maaaring abala sa pagpapasya kung ano ang gagastusin ng iyong pera ngayon. Nagtakda ka ng isang layunin na napagpasyahan mong makamit ngunit mag-ingat dahil maaari kang mabago ng hindi inaasahan. Isang mensahe mula sa universo, kailangan mong magbago. Ang mga problema sa mga tao sa iyong kapaligiran ay isang tunay na posibilidad at malulutas mo ang mga ito kung kikilos ka lamang pagkatapos ng detalyadong pagsusuri. Huwag matuksong makipagsapalaran sa walang ingat na pakikipagsapalaran. Magiging isang luxury embracing, money-making, manifesting machine sa susunod na ilang linggo, habang si Venus ay pumasok sa iyong solar house. Ang mga vibes na ito ay perpekto para sa paggamot sa iyong sarili, paggalugad ng mga bagong sining, habang hinihiling sa iyo ng mga bituin na bumuo ng malusog na koneksyon sa mga material na larangan. Samantala, ang buwan ay patuloy na gumagalaw na bumubuo ng mga kapaki-pakinabang na aspeto sa Neptune, Mercury, at Pluto. Ang kosmikong klima na ito ay magdadala ng linaw sa iyong pag-iisip pagdating sa mga usapin ng puso, na magbibigay daan sa iyong pag-uri-uriin at maipahayag ng epektibo ang iyong mga emosyon, lucky number, 17 lucky color, dark gray. Libra, isasalansan ng planetary placement na ito ang mga cosmic card na pabor sa iyo sa loob ng susunod na ilang linggo, na magbibigay sa iyo ng isang hindi mapaglabanan na alindog na makakatulong sa iyong umunlad sa loob ng iyong mga layunin. Patuloy na dadaloy ang good vibes habang kumukonekta ang Scorpio Moon sa Neptune, Mercury, at Pluto, na nagbibigay daan sa iyong maayos na ayusin ang iyong pag-iisip habang nagdudulot ng katatagan sa iyong kaluluwa. Ang iyong isip ay mapupuno ng optimismo at inspirasyon pagdating ng araw sa malapit at ginawa ni Luna ang kanyang paraan sa kumikinang na Sagittarius. Ang pagtaas ng atensyon kapag ginagawa ang iyong mga takdang aralin sa trabaho ay makakatulong sa iyong maiwasan ang mga pagkakamali at iligtas ang iyong sarili mula sa stress at pagkapagod. Samandal ka sa nakakasakit na pag-uugali. Mainam na huminto paminsan-minsan at pagnilayan ang mga nangyayari.
Sasamahan ka ng Eminence kung napag-isipan at natanto mo ang iyong mga plano ng mag-isa. Magkakaroon ng mga paghihirap na nangangailangan ng mandatoryong pagsisiyasat ng iyong pag-uugali sa ngayon. Maghanda upang isagawa ang iyong mga plano. Hindi pabor sa iyo na gumawa ng mga pagbabago sa iyong personal na buhay. Hindi ipinapayong maglakbay ngayon dahil ang iyong mga iniisip ay abala sa mga kagyat na gawain at ikaw ay ginulo. Maghanda para sa isang pagtatangka para sa mga pandaraya sa pananalapi na maaaring nakamamatay sa iyong katatagan kung papayagan mo sila. Ang lahat ng mga paghihirap ay madaling malampasan kung hindi ka mag-alala ng sobra. Baka madismaya ka sa iba. Maaaring may mga hindi pagkakasundo sa iyong pamilya na maaari mong iwasan upang maiwasan ang depresyon na dulot ng ilan sa mga palitan ng nakakasakit na salita. Kung ikaw ay nasa proseso ng isang mahalagang desisyon, huwag magmadali sa anumang bagay. Ang pagkilala at kasaganaan ay ginagarantiyahan kung titingnan mong mabuti ang mga nangyayari sa paligid mo. Kahangahangang mga gantimpala sa pananalapi ang naghihintay sa iyo na magpapaunlad sa iyo. Ayusin ang iyong pang-araw-araw na gawain sa ibang paraan, kailangan mo ng pagbabago. Hindi kanais-nais na maglakbay. Ang kasalukuyang astral na enerhiya ay naghihikayat sa iyo na isipin ang iyong hinaharap. Ang isang matagal na hinahangad o pagnanais, o isang tiyak na layunin na nasa isip mo ay talagang kailangang lumabas at maging malaya. Maging maingat kapag nangangako, maayos ka na ba, Libra? Ikaw ay dapat, lalo na't si Venus ay pumasok sa iyong tanda ngayon. Ngayon na ang iyong planetary ruler, si Venus, ay nasa iyong tanda, mas lalo kang magkakaroon ng kumpiyansa tungkol sa iyong itsura, disposisyon, at propesyonal na pagkakakilanlan. Kahit na ang Venus ay maaaring hindi mapag-aalinlanganan sa iyong pag-sign, maaari mong gamitin ang enerhiya na ito upang timbangin ang mga kalamangan at kahinaan ng kung paano mo gustong makita. Ang pagiging may kamalayan sa iyong sarili sa iyong presentasyon sa bawat paraan ay mahalaga, lalo na kung gusto mong makita sa isang ginustong paraan. Ano man ang mangyari, alamin na ikaw ay propesyonal na kaakit-akit sa bawat anyo. Lucky number, 11. Lucky color, light pink. Scorpio, ang universo ay magdadala ng biyaya at habag sa kaibuturan ng iyong kaluluwa, mahal na Scorpio, habang ang magiliw na Venus ay gumagalaw sa maayos na Libra at ang sektor ng iyong chart na namamahala. Ang planetary placement na ito ay maaaring magdulot ng malaking pagpapagaling sa iyong puso at isipan, bagamat kailangan mong maging bukas at tanggapin ang mga pagpapala at pagmamahal. Susundan ka ng suporta ng Cosmic sa buong araw habang patuloy na gumagalaw si Luna sa iyong sign, na bumubuo ng matamis na koneksyon sa Neptune, Mercury, at Pluto. Itataas ng celestial na sayaw na ito ang iyong kumpiyansa at kagandahan, na magbibigay daan sa iyong gumawa ng maganda at pangmatagalang mga impression saan ka man pumunta. Magiging mabunga ang lahat ng pagsusumikap kung maniniwala ka sa iyong lakas. Maghintay bago gumawa ng isang hindi mababawi na desisyon. Ang kasalukuyang celestial energy ay maaaring magpahiwatig na kung ang hinaharap ay nababahala, maaaring may pinagmumulan ng tensyon sa kasalukuyan. Ang iyong mga kamag-anak ay masigasig na sasalubungin ang iyong paghahangad ng pagkakaisa ng pamilya at sa lalong madaling panahon ang matalik na pag-uusap sa gabi, mga paglalakbay sa pamilya at iba pang mga kagalakan sa tahanan ay magiging isang bagong kaugalian para sa iyong buong pamilya. Maaaring hikayatin ka ng planetary energy na isaalang-alang at suriin ang iyong pag-uugali. Pinapayuhan ka ng mga bituin laban sa paglalakbay. Napakalaking pagkakataon sa pananalapi ang naghihintay sa iyo. Binibigyan ka ng mga bituin ng kumpiyansa na gumawa ng mas malalaking plano sa hinaharap. Bagamat maaari kang matukso na gumawa ng isang bagay na marahas, malamang nagagawa ka ng isang makatwirang diskarte at unti-unting gumawa ng mga pagbabago. Huwag subukang sumikat ng may kaalaman sa harap ng mga taong mas may kaalaman kaysa sa iyo. Ang mga problema sa trabaho na tinanggihan mong bigyan ng seryosong pansin ay maaaring tumagal ng labis sa iyong oras. Naabot mo na ang isang mahalagang oras kung saan ipagdiriwang mo ang iyong tagumpay o madama ang pagkabigo.
Ang paghabol sa iyo ay isang pakiramdam ng kawalang kasiyahan, na isang sanhi ng pagkamayamutan at pagkahilig sa pag-aaway. Iwasan ang pagkabalisa upang maiwasan ang paggawa ng mga pagkakamali na maaaring maantala ang iyong mga intensyon sa oras. Sa lalong madaling panahon ay susubukan mo ang isang bagay na bago at kakaiba, lalo na kung ito ay nagsasangkot ng paglalakbay. Ang pagsusuri sa pag-uugali ng mga taong sumasalungat sa iyo at sa iyong sarili ay magdudulot lamang ng mga benepisyo sa iyo. Ang pagsasaayos ng planeta ay nagdudulot ng maraming magagandang ideya at maaaring mayroon kang ilang magagandang ideya para sa mga plano. Ngayon na ang oras para gumawa ng mga pagbabago na magdadala sa iyo ng magandang kalamangan at katahimikan sa mga darating na buwan. Ito ay isang magandang panahon upang ilagay ang iyong pera sa isang bagay na makabuluhan, isang bagay na makakatulong sa iyo. Maging cool kapag ang iyong mga interes ay kasangkot. Ano ang pakiramdam mo tungkol sa iyong mga profesional na relasyon, Scorpio? Maaari kang maging mas introvert kaysa karaniwan habang isinasaalang-alang mo ang mga kalamangan at kahinaan ng bawat partnership na gumaganap ng bahagi sa iyong career path. Habang isinasaalang-alang mo ang iyong mga relasyon, maaaring gusto mong sumisid ng mas malalim sa kung bakit hindi mo naramdaman ang tungkol sa kanila. Hikayatin ka ni Venus na maging sapat na maayos upang bigyan ang iyong sarili ng oras bago gumawa ng desisyon, lucky number, 8 lucky color, blue. Sagittarius, ang pag-ibig ay mamumulaklak sa mga susunod na linggo, mahal na Sagittarius, sa pagpasok ni Venus sa Libra at sa iyong solar house. Ang mga vibes na ito ay perpekto para sa pagbabalik sa iyong komunidad, na walang alinlangan na magpapalaki sa iyong kasikatan at maaaring magresulta sa isang bagong romantikong interes. Gayunpaman, habang ang buwan ay patuloy na gumagalaw, ikaw ay nasa mood na magtrabaho sa likod ng mga eksena, maglaan ng espasyo upang alagaan ang iyong sarili at ang iyong mga profesional na ambisyon. Magbabago ang vibe kapag pumasok si Luna sa iyong sign mamayang gabi, na hinihikayat kang lumabas sa iyong comfort zone at humakbang sa limelight, maging tapat at igalang ang mga kinakailangan na ipinataw sa iyong trabaho. Ang pagtitiyaga at pasensya ay palaging ginagantimpalaan. Ang pakikipag-usap sa mga kasosyo ay makakatulong sa iyo na patatagin ang iyong sitwasyon sa pananalapi at ailatag ang mga pundasyon para sa iyong mga tagumpay sa hinaharap. Ang kontento sa kanilang sarili ay iyong mga kalmado at hindi gumagawa ng mga salungatan. Handa kang gawin ang anumang kinakailangan upang lumikha ng tamang uri ng mga pagbabago at makapagbigay ng resolusyon sa isang partikular na problema. Ang sandali ay hindi angkop para sa mga paglalakbay. Maglagay ng higit na pagtuon sa iyong sarili at siguraduhin na hindi napapabayaan ang iyong sariling personal na paglago at pinansyal na pakinabang. Ang celestial alignment ay tiyak na nagdudulot ng mga bagay na buhay at kapag naitakda mo na ang iyong mga layunin, hindi ka nalilinggan pabalik. Simulan ang pagsusuri sa iyong mga motibo sa pagpapatibay ng ilang partikular na pattern ng pag-uugali upang magkaroon ng bagong pananaw. Marami sa inyo ang makakaranas ng pagnanais na lumikha, mahirap para sa iyo na makabisado ang iyong mga emosyon. Ang pagmamadali sa panahong ito ay ipinagbabawal. Subukang huwag mabigo dahil sa katotohanan na hindi ka sapat na inisyatiba at mapilit, at hindi mo pinapatatag ang iyong naabot. Ikaw ay nakakumbinsi sa iyong mga salita at pinamamahalaang ipataw ang iyong opinyon sa iba. Bagamat totoo na kailangan mong mag-isip ng malinaw kung paano makamit ang iyong mga layunin at plano, ang puso mo lang ang makakapagsabi sa iyo kung ano talaga ang mga iyon. Sa ngayon ay hindi mo magagawang husgahan kung ano ang kinatatayuan ng mga tao na nakaharap sa iyo at sa iyong maling akala, ipagsapalaran mong hayaan silang mapalapit sa iyong sarili. Posible na ang ilang kamakailang mga panukala ay nagkakaroon ng mga pagkalugi sa pananalapi. Ang mga pagbabagong maaaring mangyari sa kasalukuyang celestial configuration ay maaaring napakalalim. Sagittarius, maghanda sa mga pagkakataon sa networking, mga kaganapan, at iba pang masasayang function upang gawin ang mga bagong pakikipagkaibigan sa iba sa iyong mas mataas na profesional na komunidad sa pagpasok ni Venus.
Gamitin ang lakas ng Venusyan upang makapasok sa mga bagong koneksyon at asosasyon na maaaring makatulong sa iyong makamit ang iyong mga propesyonal na pangarap. Ngunit siguraduhing tumuon sa mga patas na koneksyon, dahil dapat kang makipagtulungan sa mga taong tutugma at magtataas sa iyo. Ang katumbas na mga pagkakataon at propesyonal na pagkakaibigan ang tanging mahalaga dahil maaari silang humantong sa matagumpay na pagtupad sa iyong mga mithiin. Lucky number, 18. Lucky color, white. Capricorn, may magagandang bagay na darating sa iyong karera sa susunod na ilang linggo, mahal na Capricorn, habang lumipat si Venus sa iyong solar house. Gayunpaman, habang nagpapatuloy ang buwan sa paglalakbay nito, dapat kang tumuon ng higit sa pagpapalakas ng iyong mga koneksyon at pagpapalawak ng iyong network. Papasok ang good vibes habang lumilipas ang mga oras. Salamat sa suportang pagpapalitan sa pagitan ng Luna, Neptune, Mercury, at Pluto, na nagpapataas ng iyong mga kasanayan bilang isang nakikipag-usap habang nagdudulot ng optimismo sa iyong puso. Ang kosmikong klima na ito ay maaari ring magbukas sa iyo sa mga pagpapala, kaya siguraduhing humingi ng tulong at gabay sa kabilang panig kung kailangan mo ito. Ang sandaling ito ay hindi naaangkop para sa pagtatalo dahil naiinip ka. Sa lalong madaling panahon maaari mong maramdaman ang pag-iingat sa hangin, at hayaang umalis ng isang beses, na nagpapahintulot sa mood ng sandali na dalhin ka pasulong. Huwag hayaang madaig ka ng takot sa kabiguan sa panahong ito. Mag-ingat sa labis na pagsali sa mga emosyon ng mga tao sa paligid mo dahil sa paraang iyon ay sinasaktan mo ang iyong sarili. Isaalang-alang kung ano ang mas mahusay kung pupunta sa isang party o mag-isa sandali. Kung hindi ka maingat, magkakaroon ka ng malubhang pagkalugi sa pananalapi na hindi mo na mababawi sa lalong madaling panahon. Kailangan ng lakas ng loob upang maging tapat, bukas, upang gawing posible ang pagbabago. Kung ikaw ay naghahanda sa paglalakbay, protektahan ang iyong sarili mula sa mga magnanakaw at hindi patas na mga tao na gustong makisali sa iyo sa isang joint venture. Ikaw ay nasa oras na nagbibigay daan sa iyo upang maisakatuparan ang iyong mga plano. Mayroon kang lakas at kahusayan upang mahawakan ang lahat. Unti-unting ibalik ang kumikitang mga relasyon sa iyong mga kasosyo sa negosyo na maaaring nasira mo sa iyong walang pag-iisip na mga aksyon. Ang pangako ng kaunlaran ay nakasalalay sa iyong pagiging bukas sa harap ng mga taong nakapaligid sa iyo. Sa panahong ito, napupuno ka ng pasensya at kapayapaan. Ito ay isang oras na ang mga damdamin ay tumatakbo ng napakataas at maaari kang mabigla sa kung gaano kalalim ang iyong mga damdamin. Ang kasalukuyang enerhiya ng astral ay maaaring makagambala sa ilan sa iyong pinakamahusay na inilatag na mga plano, ngunit maaaring may napakagandang dahilan para dito. Isang napakalaking pagkakataon sa pananalapi ang magpapakita sa iyo sa lalong madaling panahon. Ang pagbabago ay nasa himpapawid, at maaari mong sulitin ang mga pagkakataon upang baguhin ang paraan kung paano mo nakikita ang katotohanan. Pagmasdan kung ano ang reaksyon ng iba sa iyo at pagkatapos ay pansinin ang bahaging maaaring ginagampanan mo sa paghikayat sa isang positibong tugon. Muling isaalang-alang ang iyong mga ideya at plano sa hinaharap. Ang bawat pangako at relasyon na mayroon ka ay maaaring gumanap ng isang mahalagang papel sa iyong landas sa karera, Capricorn. Sa pagpasok ng Venus sa domicile nito, maaari kang makaramdam ng higit na nakatuon sa mga pakikipagsosyo at pagsasaayos na positibong nagpapasigla sa iyong karera. Ang bawat pangako ay maaaring higit pang bumuo ng iyong katayuan dahil maaari kang makilala sa pamamagitan ng iyong mga relasyon sa panahon na ito. Siguraduhin na nakikipagtulungan ka sa mga pambihirang individual at entity upang maiugnay ka sa pinakamahusay. Bukod sa iyong mga partnership, ang ilan sa iyong mga commitment ay maaaring humantong sa mga kahangahangang tagumpay sa panahon ng transit na ito. Lucky number, 7. Lucky color, off-white. Aquarius, isang espiritual at mahiwagang enerhiya ang magpapala sa iyong buhay pag-ibig sa susunod na ilang linggo, mahal na Aquarius. Sa pagpasok ni Venus sa Libra at sa sektor ng iyong chart na namamahala sa iyong espiritualidad. Samantala,
ang buwan ay patuloy na naglalakbay sa Scorpio, na bumubuo ng matamis na aspeto kasama ang Neptune, Mercury, at Pluto. Makakatulong sa iyo ang mga vibes na ito na gamitin ang iyong personal na kapangyarihan at makipag-ayos para sa mga profesional na pagkakataon, kaya huwag matakot na makipag-usap sa iyong boss tungkol sa pagpapataas ng iyong karera, hinihikayat kang galugarin ang iyong komunidad sa mga darating na araw. Ikaw ay magiging kalmado, responsable at tiwala sa trabaho. Malaki ang matututuhan mo kapag ikaw ay matiyaga, mahinahon dahil ito ay magbibigay daan sa iyo na magbigay ng higit na pansin. Bagamat maaari mong makita ang iyong sarili na ganap na nasa dagat sa agos ng damdamin, sa lalong madaling panahon gusto mong makinig at magmalasakit. Alalahanin na kumilos ng may pananampalataya at hindi dahil sa takot dahil sa paraang ito ay dadalhin ka sa landas tungo sa tagumpay. Itigil ang pagtingin sa paraan ng mga bagay, at suriin kung gaano karami ang mayroon ka sa kasalukuyan, pagkatapos ay isaalang-alang kung ano ang gusto mong gawin sa iyong hinaharap. Ang sandali ay hindi kanais-nais para kumita ng pera. Ang mga tensyon sa paligid mo ay maaaring tumindi kung naniniwala ka sa hindi kasiya siyang balita na gawa-gawa ng iyong mga kaaway. Makisali sa talakayan ng mga gawain sa hinaharap na matagal mo ng pinlano, ngunit hindi pa nasisimulan. Mas mainam na huminto sa mga hindi isinasaalang-alang na paglalakbay dahil maaaring makaligtaan mo ang mahalagang pagpupulong na may potensyal para sa tagumpay sa hinaharap. Minsan kailangan mong maging mapangahas sa iyong sarili. Mag-ingat sa hindi mapagkakatiwala ang mga tao na iyong pinukaw sa iyong mga aksyon at ang iyong pagkahumaling sa kadakilaan na kadalasang nakakasakit sa iyo. Dapat mong asahan ang isang panahon ng kasaganaan na maaalala sa paglutas ng maraming problema. Magkaroon ng optimistikong emosyon, anuman ang mangyari sa paligid mo. Maging matiyaga at maghintay habang ang hibla ng iyong buhay ay tahimik na nagbubukas upang ipakita ang iyong tunay na landas. Suriin kung ano ang iyong nakamit. Pag-isipang gumawa ng ilang pagbabago. Ang iyong mga plano ay maisasakatuparan kung handa kang maging seryoso. Angkop ang sandali para sa isang paglalakbay na kinasasangkutan ng simula ng mga bagong aktibidad, lalo na kung ito ay nasa ibang bansa. Huwag matuksong makipagsapalaran sa walang ingat na pakikipagsapalaran. Timbangin ang mga kalamangan at kahinaan ng iyong susunod na pakikipagsapalaran, Aquarius. Maghanda upang tumingin bago ka tumalon ngayong nasa domicile nito si Venus. Habang inilalapit ka ng enerhiya ng Venusian sa iyong susunod na karanasan o pakikipagsapalaran, maaaring hindi ka sigurado kung gagawin mo ito. Ang Venus ay maaaring maging kilalang kilala na hindi mapag-alinlanganan, na nagmumungkahi na maaari kang magtagal ng kaunti kaysa karaniwan upang makapagpas siya tungkol sa iyong profesional na paglalakbay. Ang paggawa ng mga hangganan ay darating pagkatapos ng mabigat na pagmumuni-muni. Kung kailangan mo ng payo, manalig sa iyong mga tagapayo o guro, dahil makakatulong sila. Lucky number, 2. Lucky color, light blue. Pisces, ang iyong romantikong buhay ay tumindi at magbabago sa loob ng susunod na ilang linggo, mahal na Pisces, habang si Venus ay gumagapang sa iyong solar house kaninang madaling araw. Ang iyong isip ay magiging isang mahabagin at pilosopiko habang patuloy na lumilipas ang mga oras, at ang Scorpio Moon ay nagbabahagi ng matamis na koneksyon sa Neptune, Mercury, at Pluto. Ang mga vibes na ito ay magdadala ng mystical allure sa iyong aura, lalo na kapag binuksan mo at ipinahayag ang iyong mga kakaibang pananaw. Magbabago ang vibes mamayang gabi habang lumipat si Luna, na nagtitrigger ng mga bagong posibilidad sa iyong profesional na buhay habang pinapataas ang iyong optimismo sa iyong career path. Maaaring kailanganin mong maging mas matiisin sa sino mang sumusubok na itulak ang iyong mga pasensya. Ang sandali ay nagbibigay daan sa iyo upang matugunan ang mga taong makakamit mo ang hindi inaasahang tagumpay. Kung anumang bagay na labag sa iyong kalooban, ikaw ay nagiging nakakainis at magagalitin. Kilalanin ang mga taong maaari mong isaalang-alang na palawakin ang iyong negosyo kung sumang-ayon ka na sa isang pag-uusap. Ang mga pagbabago ay kapakipakinabang kung ang mga ito ay hindi nakakagulat at ikaw ay handa para sa kanila. Magiging matagumpay ang iyong mga paglalakbay, lalo na kung makakakita ka ng isang kaibigan.
Sa malapit na hinaharap makukuha mo ang iyong pinakahihintay na pera. Ngayon ay isang magandang panahon upang muling isaalang-alang ang ilan sa iyong mga ideya at paniniwala tungkol sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Panahon na upang maging praktikal sa isang napakamakonsiderasyon na paraan, sa halip na gumugol ng oras sa pag-iisip ng maraming hindi makatutuhan ang mga plano. Sinasaktan ka ng kasakiman. Kung nag-aalangan ka, pahahabain mo ang oras para sa kinakailangan para sa pagkumpleto ng mga gawain at lumikha ng mga problema sa mga kasamahan. Huwag labis na timbangin ang iyong mga lakas upang mapanatili mo ang kasaganaan sa iyong panig. Nasa ilalim ka ng mabigat na impluwensya ng emosyon. Ilagay ang iyong sarili sa mga kamay ng faith sa tulong ng iyong pagtitiyaga pinoprotektahan kanya. Ang paglalakbay ay magbibigay sa iyo ng magandang kalooban at pagpapahinga. Ang pagtaas ng paghahangad ng material na tagumpay ay makakakuha ka ng pag-elit na saloobin at mga problema sa komunikasyon. Maaaring nahihirapan kang isaalang-alang kung paano magiging mas mabuti ang mga bagay kung handa kang gumawa ng ilang mga pagsasaayos at suriin ang kasalukuyang sitwasyon. Ang iyong mga kaibigan ay tutol sa mga planong isinasaalang-alang mong ipatupad, ngunit malapit na silang sumang-ayon sa iyo. Ang pagbabago ng isang pinakapositibong uri ay nasa hangin. Maging responsable, katamtaman at umiwas. Pag-isipan ang iyong mga pinansyal na pamumuhunan upang hindi sila maging gusot, Pisces. Ngayong nasa domicile na ang Venus, ang Libra, maaari kang maging mas maalalahanin kapag tumitingin sa ibinahaging pananalapi, mapagkukunan, pondo sa pagre-retiro, at utang. Ang pagtalakay sa bawat pinansyal na pangako na may reciprocity-focused mindset ay isang kamanghamanghang paraan upang balansehin ang larangan ng paglalaro sa pagitan mo at ng kabilang partido. Maaaring pinakamahusay na makipag-usap sa sinumang katrabaho mo o kabahagi ng pananalapi, dahil dapat kang makipagtulungan upang maging matagumpay, lucky number, 7 lucky color, green. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe upang suportahan ang ating channel at maging updated ka sa inyong horoscope. Isang paalala na ang general horoscope ay hindi angkop sa lahat habang makakatulong na malaman ang inyong moon sign or rising sign upang maintindihan kung paano ang manifestation ng inyong kapalaran. Salamat sa panunood, hanggang sa muli, be blessed.